Last week, pinag-usapan po natin kung paano ba tayo pipili ng tama. Kung talaga bang ito ay dapat na mabuti o masama. At marami po tayong natutunan na prinsipyo patungkol sa pera. Pinag-usapan natin na yung mga treasures, tamang perspective, at sino ba dapat yung master natin? Ang pera ba o ang Diyos? And speaking of this series, alam nyo, napapanahon na maganda matanong din natin, having said those things, what is the best use or best way of using money? Ano bang magandang paggamit ng pera? I'm sure a lot of you ask this question many times in your life, especially for those na nawalan ng trabaho. Marami pong kakilala nawalan ng negosyo because of the pandemic. And medyo ang hirap nung pagbalik natin last year. Kasi yung mga nakakausap ko pong negosyante, parang atras-abante yung alert level. Lalo na may mga restaurants, yung may mga services na mga negosyo na parabang nakabuelo na, nakaready na yung team, nag-orient na kung paano gagawin, tapos magla-lockdown ulit. And ang hirap. And because of this, and we know na ang pera po ay mahalaga. Pero yun nga, because we are in this pressed situation and thinking, asking the Lord, paano ba mabubuhay yung pamilya ko? Or paano ko mabubuhay yung sarili ko? Many of us, diba, fail to see, sad to say, ano ba yung kalooban ng Diyos at saan ba dapat ini-invest? We're not gonna talk about investment or other things, pero gusto ko lang sundutan yun yung usapan ng investment. Kasi nakakagulat, alam nyo, many years ago, siguro mga 10 or more than 10 years ago, naging involved po ako sa isang negosyo na tinatawag na multi-level marketing. And somehow, legit po itong negosyo na puntaan ko. Sabi ko nga, dahil ako'y breadwinner, lahat ng pwedeng pagkakitaan ng pera, pati nga sa construction, tagaputol ng bakal o etc. Minsan helper ako sa tatay ko Para lang kumita ng pera. And surprisingly, because of the pandemic, alam ko may mga legit na businesses. Pero marami rin pumapasok o lumalabas ngayon na scammers. Nakakalungkot because marami sa mga tao, diba, sabi ko nga, hindi na nag-iisip mabuti, nagmamadali. I've known some of the people na nag-invest, pagkatapos mag-invest, nagsara yung kumpanya. And it's sad. Diba, hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. Ayaw po ng Diyos na maloko kayo ng maling trabaho. Kung ito yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo maloko, ma-enjoy ang blessing ng Panginoon, ano nga ba talaga ang best use of money? And alam nyo, many years ago, sinabi na ng Panginoong Jesus, paano ba? Ano ba talaga ang pinakamainam na paggamit ng pera? Sabi po sa Acts 20:35, si Paul po yung nagsasalita, basahin po natin sabay-sabay. In everything, I showed you that by working hard in this manner, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Pwede bang basahin ulit natin yung naka-highlight sa dulo? 1, 2, 3, go. It is more blessed to give than to receive. Now, hearing that principle, that truth, na ito pala yung best use of money, yun po yung pag-uusapan natin yun. Giving. Giving is the best use of money. Sabihin niyo po yan sa nasa kaliwa ninyo. Giving is the best use of money. So before we dive in, maganda, pagkatiwala ulit natin sa Panginoon kasi importante ito importante itong mensahe natin. Let's pray. Father, we thank you once again for allowing us to worship in this place. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa na sa kabila ng pandemic, binibigyan mo kami ng desire para sambahin ka. O Diyos, hinihiling namin banal na spirito. Naiintindihan po namin na napaka-importante ng mensahe namin. And I pray, Lord, kumilos ka ngayon, banal na spirito, at mangusap ka sa puso ng bawat isa. Tanggalin niyo po yung yabang at pride sa aming puso. At maging open kami sa mga bagay na gusto mong ipaintindi sa amin. At sa huli, Panginoon, mas makilala ka pa namin at mas magtiwala kami sa inyo. Muli, sa inyo namin inaalay lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. So, giving the best use of money. Sa usapang pera, lalo na sa simbahan, kung ine-expect ninyo na pagkatapos ng message na to, yung laman ng wallet nyo, titriple, hindi po ito. Maling channel po kayo. Kung ine-expect ninyo na pagkatapos ng message nyo at nagbibigay kayo at hindi na kayo makakasakit, uulitin ko po, sa ibang channel po yun. Kasi hindi po yun yung nakasulat sa salita ng Diyos. Pero, ayoko naman tanggalin ninyo sa isipan ninyo na, paano yun? Paano yung mga pangako ng Diyos?
Hindi po natin pwedeng ikaila yun. Pero kailangan lang pag-ingatan nating mabuti ang ating mga sarili sa pag-intindi kung bakit nga ba tayo pinagpapala ng Diyos every time na nagtitiwala tayo sa Kanya. Titingnan po natin yung tatlong sub-points dito po sa ating pag-uusapan. Sabi dito, giving honors God, giving blesses others, giving reaps reward. Ang ganda kanina umaga, gusto kong hiramin. Meron pong action na pinakita si Pastor Ricky. Sana po samahan niyo ako dito. Okay, yung giving, gawin niyo po ito. Nakangiti. Kasi God loves the cheerful giver. Hindi ko kayo makita, huwag niyo natanggalin yung mask ninyo. Yung mata na lang, di ba? Okay. Giving honors God, blesses others, reaps reward. Ulitin natin. Giving, smile, honors God, blesses others, reaps reward. Tandaan niyo po yan. Kung gusto niyo pong pumayat, gawin niyo po yan 100 times. Pero yan, no? So, paalala lang. Yung tatlong binanggit ko kanina, katulad ng sinabi ko, hindi po ito self-help tips para masurvive ninyo yung pandemic. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang mga prinsipyo sa Biblia ay naia-apply una dahil sa tulong ng banal na Espiritu. We need to accept that reality na we need that divine power para ma-apply natin to. Just think of it. Sinabi ng Bible o sinabi ni Jesus, mas mainam yung magbigay kaysa tumanggap. Paano mo gagawin yon? Diba? Ang hirap na magbigay, lalo na kung yung mga nasa paligid mo, madadamot. May kakilala ko kayong madamot, huwag niyo po ituro. And huwag na kayong lumabas. Tayo mismo, madamot. Tama ho ba? Sino dito aminado na madamot kayo, taas yung kilay ninyo? Diba? Ako nga eh, naalala ko nung pinaprepare ko yung message, alam to ng mga kapatid ko, nandito yung nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko. Dahil nga, gipit sa pera, pag masarap ang ulam, minsan nauuna ako. Minsan nagbo-volunteer ako maghain. Tapos tinatago ko yung ulam sa ilalim ng kanin. Hindi ko lang kung natryin nyo na yan, pero diba, hindi ako tinuruan ng magulang ko noon. Pero madamot ako eh. Madamot tayong lahat. And yet, ang sinasabi ng Biblia, the best use of money is giving. So therefore, dapat maintindihan mo na bago, hindi mo ito magagawa pag wala kang madalang spirito. Pangalawa, ang hirap na itong i-apply. Pag hindi mo talaga naiintindihan ang mabuting balita, yung libreng iligalo ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kung hindi mo maintindihan at hindi mo makikita yung value ng kaligtasan, hindi mo ito magagawa. Na paano ito, Brother Julius, Kristiyano ako pero nag-i-struggle ako dito. Alam niyo, praise God, nag-i-struggle ka. Ulitin ko. Praise God, nag-i-struggle ka kasi ibig sabihin may banal na spirito ko eh. Ang malungkot, makinig kayo, huwag niyo tingnan yung mga katabi ninyo. Tingnan niyo ako mata sa mata. Ang malungkot doon is yung pinag-uusapan natin to. Alam mong may issue ka dito o may inaayos ng Diyos sa puso mo pero wala kang nararamdaman. Kuha niyo ho. Sabihin niyo po rin sa katabi niyo, please. Giving the best use of money. Ano, sabi sa Luke 16:13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Now, in the aspect of giving, sa aspeto ng pagbibigay, sabi nga natin kanina, yung una po is we need to consider, dahil napakalawak ko nung giving sa salita ng Diyos, sa pagiging Kristiyano at sa pananampalataya natin. Number one, sabi doon, giving honors to God. Now, why is it that giving brings honor to God? Bakit ho? Malinaw sa Bible, Psalm 24:1. Lahat po nang nandito sa mundo, pagmamay-ari ng Diyos, pati ho yung laman ng pitaka ninyo. Diba? Dati may narinig akong preacher, kung si Lord ay hindi Lord ng pitaka mo, hindi mo siya Lord. Ah, grabe, no? Which is true. Last week, pinag-usapan natin, tinuro sa inyo ni Pastor Bong, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para kumita. Nasusundan ho ba natin? Now, when it comes on this aspect, hindi naman sinasabi na, sige, kita ka, tapos huwag mo nang enjoyin. Ecclesiastes, ang linaw na pag-usapan natin, last month, ako rin nagsalita, na inaalaw ng Diyos na ma-enjoy natin yung blessing. Hindi naman KJ si God. He wants you to enjoy the blessing. But you need to make sure to yourself that you honor God in every aspect of your life, especially in the aspect of wealth or money.
Now, pagdating po sa Proverbs, si Lord may lahat, si Lord na may-ari ng lahat, siya nagbibigay ng kakayanan. Pagdating doon sa Proverbs 3, sabi doon, honor. Everybody say the word honor. You know, in the Hebrew language, when it was written, it's very clear. Ginamit po ng author yung stem na tinatawag na piel. At ang ibig sabihin po nun, it's a commandment, imperative, yung mood. Pero in the piel stem, ang ibig sabihin, you need to do this all the time. Hindi mo daw i-honor si God pag malaki lang yung pera mo. At hindi mo lang din ma-honor si God pag marami kang pera. Ibig sabihin nito, onti ang pera mo o malaki, pwede mong i-honor si God. Feel mo o hindi, dapat i-honor mo si God kasi Diyos mo siya. Nasusundan ho ba natin? And when it comes on worshiping God, obeying that commandment, na dapat lagi mong ginagawa, connected ho yan sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Paano daw natin siya i-honor? From the first of all your produce. Wow. Grabe, ibig sabihin, pagka magbibigay ka, hindi pwede yung tira-tira lang. Naalala ko nung nando pa ako sa dating simbahan na ina-attendan ko. Meron nung may stick tapos may basket. Pag nakikita kong rumoronda na po yung mangongolekta, inuunahan ko na, minsan bago pa ako magsimba, may ready na akong barye. May mga nakaka-relate dito. No, may ready na. Kasi ang hirap pagka hindi mo nakita, bumunot ka. Tapos nabitawan mo, parang kulay blue. Sumut na. Hindi mo pwedeng bawiin, nasusundan nyo ba? Pero hindi po lang yung pagbibigay mismo ang sinasabi ng Diyos when it comes on honoring God. Ang sinasabi ng dapat, kung meron tayong ibibigay sa Panginoon, dapat yung best. So, Brother Julius, paano namin makaklasify kung ito yung best? Kasi hindi naman kami lahat ngayon animal breeder. Diba? Hindi naman kami lahat nagtatanim dito. Madalas, pera na. Ito ba yung unang lumabas sa ATM? Sige, 500 nga muna para first fruit. Yung ba yun? Hindi eh. Sa Bible, may kita natin yung tinatawag na tithing. Diba? I'm sure narinig nyo na ito, yung tinatawag na ikapo. In tithing, diba, many of you would ask me, paano naman yung biblical tithing? Talaga bang applicable pa yun sa panahon natin ngayon? Yun yung gusto kong sagutin natin eh. Dapat bang nagtatites pa tayo? Kasi sa Bible, malinaw, nasa Mosaic law yun, Mosaic covenant. And we are now in the new covenant. So dapat bang magtight ba tayo? Now, in tithing itself, ano bang ibig sabihin nito? Isa ba itong ritual? O isa ba itong pagpapakita ng pagtitiwala mo sa Diyos? Yan. Subukan natin sagutin. Ang ibig sabihin lang dito, if you want to summarize Proverbs 3:9, ito lang, gamitin mo ang yaman mo para sa Diyos at sa Kanyang gawain. Bakit ako nag-conclude dyan? Bakit? Tingnan niyo ho. In Malachi 3:8, ang sabi dito, will a man rob God? Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed you? In tithes and offering. You know, it's very clear in the Bible, the concept of tithing or giving or honoring God with your wealth, with your produce. Kay Cain pa lang, diba? Genesis pa lang, nangyari na yan. Even si Abraham, even kay Jacob. Pero marami pa rin mga accusations kasi sabi dito ng mga ibang Bible scholars, and I respect them. They say na, ang tinutukoy sa Malakay, yung nasa Mosaic law nga, inutos sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, hindi na yan applicable sa atin, yung pag-iikapo. Dati, it's not a free will giving. And if you want to be faithful with your tithing, ang sinasabi na sa Leviticus 27:30, all the tithe in the land is the Lord's. Alam niyo ho ba na tatlong beses nagtatithes sa isang taon? And if you really want to be faithful, kasi marami sa mga Kristiyano, alam niyo ho, nalulungkot ako. Kasi tinatanong nila ako, kailangan pa ba talaga mag-tithes? You know, the mere fact that you have that question, nakakalungkot. Kasi parang sinasabi mo, kailangan pa ba talaga magbigay at magtiwala sa Panginoon? Dapat i-search natin yung puso natin kasi marami sa atin gusto magpaka-expert sa Bible, walang masama. Pero pagkating na mo, ano ba talaga yung konteksto ng tithing, ito talaga yung percentage. 23 to 28, Brother Julius, sana doon na tayo sa 10%.
Sana hindi mo na pinakita yan. Bakit naging 23? Sabi pa nga ng ibang mga Bible scholars, it could be 20 to 30%. Bakit? Kasi yung isang tithe for the Levites, yung isa para sa temple and great feast, and yung isang tithing para sa mga mahihirap dun sa land. And in the Old Testament times, it's not a free will giving. Yung offering, yung free will giving. Natatandaan nyo yung kay Moses. Diba yung tabernacle ginagawa? Sabi ni Moses, sige, magbigay kayo. Diba yung nag-iba, bigay earrings, etc. Yun, offering yun. Pero yung tithes, kaya sabi ni God kanina, you are robbing me because it's not a free will, it's an obligation written in the law. And if you fail to do so, ninanakawa mo ang Diyos. And maybe for some of you, diba, whenever you hear tithing, ito ang laging pumapasok sa isipan ninyo, ito na naman, guilt-tripping na naman. I will feel bad na naman kasi makikita ko na hindi sakto o lubos sa 10% yung nabibigay ko. You know, that's not my objective. Ang objective ko dito sa service natin ngayong hapon ay may bahagi ang salita ng Diyos. Ano yung gusto niyang marinig nyo? At maranasan niyo yung kagalakan at kalayaan sa aspeto ng pagbibigay. So therefore, di ba, yung iba naman, ang ginagawa nila, ba't ganun? Hindi yan pang Old Testament kasi si Jesus, Matthew 23:23, nung sinasabi niya itong mga kailangan gawin, wag niyong kalimutan lahat. Of course, sige, gawin niyo yan. Yung law, yung justice, mercy, and faithfulness, but wag niyong kalimutan yung mga ibang gawain. Pero sabi ng mga ibang Bible scholars, ang kausap ni Jesus nung panahon na to ay yung mga taong under pa sa Mosaic law. So ang tanong, are we still under the law or under grace? Mamaya ako nasasabihin ko anong stand ng church natin dito. Pero gusto ko muna manggaling sa Bible eh, hindi yung, ay kasi sinabi ng CCF. Yeah, I challenge you, no, sa lahat ng mga makikinig. No, it's not about salvation and tithing and we are not legalistic about this. This is secondary, but I challenge you. You study your own, your word, your Bible, God's word. You study it on your own. Huwag basta-basta maniniwala. Kasi iba rin yung nakita mong mismo sa salita ng Diyos, itong sinasabi sa iyo ng Diyos. Nasusundan ho ba natin? Now, pagka sinabi natin na, nga, no? So ano ngayon, Brother Julius, parang nalilito na ako. So talaga bang under law, under grace, gagawin pa ba ito o hindi? If you're gonna answer na talaga bang under law tayo, hindi na po. Sabi sa Romans 6:15, under grace. Romans 7:1-6, we were made to die to the law. Ephesians 2:15, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments containing in ordinances. Galatians 3:23-25, we are no longer under a tutor or yung law in the context itself. Galatians 2:19, through the law, I died to the law. Hebrews 8:9, we have now the better covenant. Nung napunta tayo sa under grace, hindi sinasabi ng Diyos na nagbago o may tinanggal sa batas. Pero dahil nandun na tayo sa under grace, ang nagbago ho yung motibo natin. Nasusundan niyo ho ba? Ang kailangan magbago yung bakit mo ginagawa at anong motibo mo, bakit mo ginagawa yung dapat mong gawin. Hindi ho tinanggal o inabolish. Kaya nga sa New Testament, makikita natin, hindi na masyado pinag-uusapan yung tithing. Kasi dati, namamoblema yung mga Israelita eh. Diba? Sa Malakay, ni-rebuke sila, hindi na kayo nag-iikap po. Pero sa New Testament, hindi forget, hindi natin nabasa yon, hindi na sila nag-iikap po kasi sa kanila, hindi na problema yung giving. Bakit? Kasi dun sa New Covenant, ano pong sabi dun? Because we are no longer under law. Romans 13:8, he who loves fulfilled the law. Ang motivation natin, pang-ibig, ang reason bakit natin ginagawa yung mga bagay nito para magamit pa ng Panginoon. Galatians 6:2, bear one another's burden. And that is fulfilling of the law. Hebrews 9:23, better sacrifices. In the Old Testament, nag-iikapo po sila para magkaroon sila ng communion, para makuha nila yung ano ba yung gusto gawin ng Diyos sa buhay nila? Para maging tama sila sa Panginoon. Nasusundan nyo ba ibig ko sabihin? Pero dahil na kay Kristo na tayo, ikaw ay tama na sa mata ng Panginoon. Nasusundan nyo ho.
Kaya yung mga ginagawa ho natin ngayon, hindi na limited by number whether 10% or 30% or 50% ang motivation na napag-iika po ay ang pag-ibig. Kaya ho hindi tanong, hindi question. Sabi ko nga, the moment you ask about tithing, you question tithing, you put yourself on the wrong foot. Because it's a wrong question. Hindi po natigil ang pagbigay. 10% is a good number. And in our church, hindi tayo legalistic. But ang sinasabi natin, iba yung offerings. Malinaw na yung first fruit mo, yung best fruit, ibigay mo yan sa Panginoon. Sa simbahan na ginagamit niya. Hayaan mo yung authority ang magpasya. Sila namang mananagot pag mali yung pagkakahawak eh. Alam niyo ho, ito po, totoong statement to, hindi kailangan ng Diyos ng pera natin. Hindi kailangan. Pero kaya ho, pinapapractice pa rin sa atin ng Panginoon kasi gusto niyang masubukan natin yung sarili natin. Ma-examine ba natin yung sarili natin? Ako ba nagtitiwala talaga sa Diyos? And if you are under the grace, dapat hindi ka nang limitado ng porsyento. And again, no? Sabi ko nga, bakit? Ang bigat, sa totoo lang ho, ang bigat. Pinag-aaralan ko yung message. Kasi iniiyak ko sa Panginoon, oo nga, no, Lord? Bakit? Kung naiintindihan namin yung mabuting balita, yung ebanghelyo mo, bakit mayroong mga tao na gustong bawasan yung pagbibigay? Gustong tanggalin? Gustong limitahan? Tapos sinasabi nila, we are in the better covenant. And you know, in CCF, kaya nga ho, sinasabi kong hindi tayo legalistic, pansinin ninyo, it's so many years bago nyo narinig to, yung mga tithe box natin nasa gilid. Yung hindi naman natin, hindi kayo nire-remind linggo-linggo eh. Tama ho ba? Meron bang pumasok dito at sinabihan kayo ng usher na, welcome to CCF, yung tithe box nga po pala, nandito po sa may tabi ng elevator. Diba habang nasa CR ka, parang jeep lang, diba? O yung mga wala pa dyan, no? Diba? O yung iba natutulog pa, diba? Hindi tayo parang jeep. Hindi tayo legalistic dito eh. Kasi ang simbahan natin, naniniwala, kahit tayo pagpalain ng Diyos, marami pa mamaraan. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pribilehiyo para gawin to. Kaya sa atin dito sa church, we are not legalistic, but our conviction is your offerings, the things that you're giving for the missionaries, para churches, it's on top on what you should give on for your local church. Maganda unahin niyo yung local church ninyo. And when you give it, you are not giving it for Pastor Peter or to CCF or to whatever church you're attending now because you're giving it to the Lord. And here it is. Tingnan nyo. Sabi sa Malakay 3:8, test me now in this. Grabe. And I believe itong pangako o itong paghamon na to, hanggang ngayon, sinasabi to ng Panginoon, pagkatiwalaan mo ko dito. Ano ang sabi dito? If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Let me just clarify myself here. This is not prosperity teaching at all. Pero minsan, sa sobrang takot natin sa salitang prosperity teaching, hindi mo na tuloy ma-enjoy yung mga pangako ng Diyos. Dahil minsan gusto mo magmarunong. Pwede mo bang i-deny yan? Ang Diyos ang nagsasabing may pangako siya sa mga magtitiwala sa Kanya. And when we talk about blessing, hindi naman to palaging, oh, tumaya ka ngayon, panalo ka bukas. Bigay ka kay Lord ngayon, bukas wala ka ng utang. Hindi po yun eh. But whenever we talk about blessing, it's profound wealth. It's not just limited to the things that we can see in our wallets and pockets. But it's beyond that. It's beyond that. Ang sabi doon, para lang maintindihan natin yung figure of speech. Para maintindihan natin kung gaano katindi magpala ang Diyos na naglikha ng lahat. Bubuksan niya ang kalangitan. Ang tanong, ready ka na bang magtiwala sa Kanya? Kasi ang Diyos tapat. Pumunta ka dito,
Hindi mo alam yung topic, nagulat ka. And alam mo na, bago ka pa pumunta dito, pinipirpera na ng Diyos ang puso mo. Subukan mo. Hindi ko sinabi, ha? Sabi ng Diyos. Subukan mo magtiwala. And, you know, marami tayong kakilala eh. Kasi totoo eh. Diba? 2 Corinthians 9:6-7. Sa dulo, each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang ganda! Hallelujah! Because we are not under law, but under grace. Kasi ang batayan na ng Diyos, hindi yung kung magkano o ilang percent. Kasi maaaring pwedeng magbigay ka ng 50% ng kita mo, pero para sa sarili mong glory. Para maikwento mo mamaya sa D-group nyo, after ni Brother Julius, binigay ko lahat for the Lord. Pwede mong gawin yun eh. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, dapat hindi ka napipilitan. By law, dati, pilit. Kasi nga, it's not a free will giving. Pero ngayon, in our time, because we are living under grace, wow, it's all about love. And I don't know about you, pero we can see so many people in the history, yung mga nagtiwala sa Diyos, pinagpala. Tingnan niyo yung mga example lang. Yung founder ng Quaker Oats, pinagpala, the moment na nagbigay siya, una, 10%. Pero nung bless siya ni Lord, dumating sa 60 to 70%. And si Henry Crowell, hindi lang siya hanggang pagbibigay. Sila mag-asawa, nag-evangelize sila, nag-ministry pa rin sila. Pero pinagpala na Panginoon. Si William Colgate. Narinig niyo na po ba yung salitang Colgate? Dapat, di ba? Si William Colgate, pinagpala. Kasi bata pa lang siya, naturuan na siya na yung ikaw po, importante. Hindi para i-bless ka, pero yan yung sukatan kung gaano ka ka-willing magtiwala sa Panginoon. Not just that, even John Rockefeller, yung Encyclopedia Britannica, ganun din. And ang sabi niya nga dito, yung unang sweldo niya, $1.50 a week. And he said, no, after his first week of work, he took his pay to his mother who taught him to give one-tenth of it for the Lord. Ito matindi. Rockefeller said much later that if he had not learned to tithe the first dollar he ever made, he would not have been able to tithe the first $1 million he made. Kaya nga yung ikapo, diba? Julius, ano, tithe ako ng tithes, parang hindi naman totoo yun. Ang ganda ng illustration nung last week ni Pastor Bong eh, yung sa mata. Minsan, akala mo hindi ka pinagpapala ng Diyos, pero minsan malabo lang yung salamin. Hindi mo na nakikita. O minsan, inaallow talaga ng Diyos na hindi ka muna pagpalain para maging tama yung puso mo. Kasi again, hindi tayo nag-iikapo dahil gusto natin ng sukling mas malaki. Pero nag-iikapo tayo kasi dito, pinapakita natin, Lord, sinasamba kita sa lahat ng aspeto ng buhay ko kahit sa pitaka ko. And let me just testify, mahirap naman talaga. Struggle na, no? Kaya nga kailangan mo ng divine power. Tama ho ba? But last time kinento ko sa inyo, racket ko, nagturo ko gitara eh. 350 isang oras. Diba? So ang saya. From Pasig, babayay ako pa Green Hills, G-liner, pupunta ako dun sa Green Hills, maglalakad lang. Kasi diba, mga subdivision dun, malalaki, mga village dun, diba? Layo ng lakaran, magtuturo ka, 350 isang oras. Magkano ang tithes ng 350? Kung yung susundan natin yung 10%, 35. Tama ho ba? Madali eh, diba? Tinatabi ko kaagad yun. Alam niyo, galing ni Lord. Binigyan ako marami. Yung una kong estudyante, kwento niya ako sa mga classmate niya. So ngayon yung mga classmate niya, nagpaturo sa akin. So isa, dalawa, tatlo, hanggang naging 10 sa isang linggo. Ah, masaya yun ha. Mga 2009 ho ito. Hindi ko lang, nakalimutan ko na magkano minimum nun. Pero, diba, 350 times 10, magkano po yun? Ha? 350? Diba, grabe no? Pero, nung nandun ako sa proseso, kasi nga, hirap tayo ng buhay eh. Challenge eh. Naiisip ko bigla, oh. Pag yung 350, yung 35, andali eh. 35 lang eh, di ba?
Parang ano lang to eh. Buy one, take one burger lang na may soft drinks ka, di ba? Dali eh. Pero yung 350, oh, naku, parang isang lingkong baon ko na yun, tsaka nung kapatid kong isa. Ang hirap. And dumating sa punto na nawala yung disiplina na pagkatanggap, tinatabi ka agad. Nagagasta ko. Alam niyo yung sapo, binalik ako ni Lord sa isang estudyante. Yung sa totoo lang. And I don't know about you, pero sa akin, napakalinaw. Meron lang gustong ituro ang Diyos sa akin. Again, no, it doesn't guarantee na pag nag-ikapu ka, dadami yung kliyente mo ngayon. Pero ang point ko lang, yun yung ginamit ng Diyos. And nung binalik ako sa isa, naku Lord, nakalimutan ko na mas malaki yung balanse ng 3.5 minus 3.50. Nasilaw ako at simula nun hanggang ngayon, alam ng misis ko, kada tanggap, inihiwalay na namin. Nakakatakot to eh. Diba? Nakakatakot na hindi magtiwala sa Diyos. Nakakatakot. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, giving is the best way of using your money. So ano kanina, no? Giving honors God. Gawin ulit natin yun. 1, 2, 3, go. Giving honors God. Pangalawa, blesses others. So blesses others. Tingnan po natin. Giving blesses others. In 1 Timothy 6:17 to 18, ang sabi dito, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to be fixed their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. And you know, 10 years ago, I was a campus missionary of our church. And I started to race. After the training of support racing, nagsimula po ako mag-race ng support. And it's not really easy. Alam nyo, sa pag-go full-time, alam po ito ng asawa ko, alam mo, nandiyan po yung nanay ko, mamaya pwede siyang ma-interview. Tinatakbuhan ko po talaga to. Kasi medyo humalayo. Nung nagtatrabaho ako, at nung nalaman ko kung magkano yung tatanggapin kong allowance, tapos i-raise ko pa, 1/3 po nung current na sweldo ko. Kaya nga lang, ang hirap talaga tumakbo sa Diyos palayo. Sa dulo, ginamit pa ni God yung Luke chapter 12, yung binasa niyo last Sunday. Yung nag-ipon na nag-ipon. Kasi sabi ni Lord, tinatawag kita sa youth ministry. Sabi ko kay Lord, Lord, pag 40 na ako, kasi gusto kong mabalik yung masaganang buhay sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Sabi ni Lord, nakakasigurado ka bang abot ka ng 40? Pangalawa, pag 40 ka na, tapos nagdi-disciple ka na, diba, paano ka pa makaka-relate? Hindi ka na makatalon, diba, sa kanilang likod mo. Hindi ka makarelate sa mga bata, etc. So it's very clear. Sabi sa akin ni God, you fool. Sakit nun. Nabingi ako eh. And then I applied. Pero through the course of that, alam mo, ang daming tinuro sa akin ng Panginoon. Because indeed, when you give, you bless other people and those people would realize that we are blessed to be a blessing. Kasi natutunan ko po eh. Let me share to you a story. Ito, very personal. Si Tito John at Tita Amy, nagpaalam po ako sa kanila. Sila po yung una kong ministry partner. And ganito po nangyari nung hindi namin siya kasama sa CCF Pasigo ako dati ngayon, Kaintana. Doon po ang local church ko. Sila po taga Maine. At hindi nila ako kilala, na-refer lang ako sa kanila. And when I was asked to present kay Tita Amy, naalala ko lang, nag-aantay ako sa labas ng opisina niya sa Manila. Sabi sa training namin, mag-pray ng specific na amount na isusupport. Sabi ko, ha, subukan ko nga ito, Lord. So, nag-pray ako. Specific na amount. Alam niyo, sa campus missionary, if you want to support, meron tayong monthly giving, meron tayong one-time giving. So, sabi ko, ito yung una kong presentation. Sabi ko, Lord, pwede bang mag-present ako ng, pwede bang yung support na itong pagpe-presentant ko, ganitong amount? Tapos mag-one-time din siya. Na-try niyo na ba mag-pray ng gano'n? Yung parang pray na pabiro? Lambing lang sa Panginoon. So, eto na. Pumunta na ako dun sa opisina. Busy. Ang dami niyang ginagawa. Ang dami pinipirmahan. Tapos, feeling ko, naku, wrong timing ata to, Lord. Pero feeling ko, sagabal pa ako. Kasi mag-present pa ako eh. Tapos, ang nangyari, pagkapasok ko dun sa opisina, sa lamesa niya, winelcome niya ako. Ang unang words ko ganito eh.
Tita, pasensya na ko kayo, naabala ko ata kayo. Alam mo, sabi ng Tita Amy sa akin, huwag kang mag-sorry. Pinapag-pray ko yung mga katulad mo na makilala ko. Kasi gusto kong magbigay sa gawain ng Panginoon. Gusto kong magamit yung pera sa mga bagay na magpapakalat pa ng mabuting balita. Sabi ko, grabe Lord! Diba, itong tao na to, para sa kanya, it's a privilege. Ito yung tunay na yaman. And guess what? Nung nag-prepare siya nung cheque, sakto sa pinag-pray ko. Sakto. Pwede bang palakpan natin ang Panginoon dahil personal talaga siya? Hindi pa tapos yung ano ko sa kanya, presentation. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, oh sige, dadaling kita sa asawa ko. Ibang opisina. Pinag-present niya rin ako doon. So ganun ulit ginawa ko. Lord, taasan ko to ng onte. Taasan ko na onte yung monthly. So tapos, nandun na kami, nasa meeting yung asawa niya. So pinakilala niya ako ganun. Eh may dala siyang bag. Nag-meeting, naka-laptop. No, ganito, naka-laptop. Tapos, may soft drinks dito. Yung laptop ng asawa niya, may soft drinks dito. Nandito siya nakatayo. Natabig ng bag. Yung soft drinks, tumapon dun sa Mac. Yung pagka kayo ganun, na-experience siya, ano mararamdaman ninyo? Di ba? Parang bad day. Di ba? Grabe to. Bad mood ka. Di ba? Tapos, ang susunod niya kausap, pagkatapos matapunan ng soft drinks yung laptop niya, ako. Di ba? Anong gagawin ko doon? Magbibigay ng opportunity para makapaglingkod sa Panginoon. But guess what? Ganon din. Pagka-present ko sa kanya, kung ano yung pinag-pray ko, yun yung kinumit niya. At ang sabi niya sa akin, ito yung gusto ng Lord na ibigay ko sa'yo. Sabi ko, ang galing ni Lord kasi naintindihan ko eh. Noong una kasi nagdadalawang isip ako, talaga bang may magsusupport ng kaposisyonary? Pero hindi. Pag naintindihan mo pala yung gawain ng Panginoon, regardless kung may pera ka o hindi, alam mo na hindi sayang pagka binigay mo para sa Panginoon. And because of that experience, sabi ko, oh, grabe to Lord. Thank you for blessing me and thank you for allowing me to experience na talagang we are blessed to be a blessing to others. Eh, Julius, mayaman yun eh. Tingnan nyo. Luke 16:8. The master commended the dishonest manager. Ang ganda nito eh, yung shrewdness eh, yung shrewd manager. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. Verse 9, I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Brother Julius, pwede bang gamitin sa gawain yung kita ko sa online sabong? Hindi po. Hindi po sinasabing ganyan. Ang sinasabi niya, kaya yan, worldly or unrighteous wealth, kasi yan yung kayamanan na nasisira. Hindi pang eternal. Nakukuha niyo ho ba? Ang sinasabi dyan ng parable ni Jesus Christ, buti pa yung mga tao sa mundo, masinop sa pera. Alam nila kung paano gamitin at gastusin ang pera. At mas mainap pa siya dun sa nakakaalam sa tunay na yaman. Kasi yung mga sons of light, dapat sila yung mas generous because under grace. Mas generous sa gawain, mas mapagbigay. Pero sila pa yung mas mahigpit ang kapit. Sabi, hindi, wag, gamitin mo to. Gamitin mo yung meron ka para mas marami pang makakilala sa Panginoon. Nakakatuwa, no? Tapos na yung eleksyon. Pero isa sa mga pinagpapasalamat ko pa, nakita natin na marami pa rin tayong kababayan na makabayan. Tama ho ba? Marami mga Pilipino gumasta. Nagpa-print ng sariling karatula o ng signage para doon sa sinusuportahan nila. Namimigay ng pagkain pag may rally libre. Alam nyo, sa akin lang ang payo ko, kung naghahanap kayo ng kilusan na pang-eternal, dito nyo gamitin yung pera nyo. Dito sa CVM. Kasi dito ang sinusulong natin sa kilusan na to, paano ba talaga makilala ang Panginoon? At paano ma-translate yung relasyon mo sa Panginoon sa pagmamahal sa bayan? Gamitin mo. Now, Brother Julius, sabi ko nga, paano yun? Wala naman kami masyado. Tingnan nyo to yung mga taga-Philippi. Now, brethren, we wish to make you known
to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia, that in a great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberty. Ang sabi ni po sa mga taga-Korinto, tignan nyo ang grasya ng Panginoon sa buhay ninyo sa pamamagitan ng mga taga-Philippi. Bakit? Kahit sila yung mahihirap, lubog sa kahirapan, pero nag-uumapaw sa tunay na yaman at kagalakan. Kaya ibig sabihin sa aspeto ho ng giving, minsan kasi iba sa atin sinasabi, Lord, payamanin mo muna ako. Tsaka ako magbibigay. Alam nyo, ang pera neutral. Minsan niya, sinasabi ng iba, ang pera amplifier. Kung onti pa lang pera mo, madamot ka kahit marami kang pera. Ganun din ho, kung mapagbigay ka, kahit konti lang ang pera mo, mapagbigay ka kahit lumaki yung pera mo at dumami. Dito, katulad sa kanila, because they understand that yung gospel ay mas mahalaga. Yung being freed sa kasalanan, yung salvation. At meron silang Kristo at wala na silang hahanapin pang iba. Are you getting what I'm saying? Kaya sa kanila, kahit mahirap, mapagbigay. Tingnan niyo po yung verse 4. Everybody say the word begging. Louder. Louder. Isipin niyo, naka-experience na ba kayo ng gano'n? Nakikiusap kayong bigyan? Tol, parang awa mo na. Kunin mo na to. Minsan luluhod pa. Di ba ang sarap na kaibigan yon? Pagka may gano'n lumapit sa akin, Tol, sa'yo na to. Simula ngayon, best friend na kita. Diba? Sarap na kaibigan na gano'n eh. Nakikiusap. Sabi ni Paul gano'n, no? Alam ni Paul yung kalagayan nila, pero ang sabi ng mga taga-Pilipay, parang awa mo na, Paul. Pagbigyan mo kami. Gusto namin tumulong. Paano? With much urging for the favor of participation in the support of the saints. Yung hirap, tumutulong sa iba. And this, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord. Kaya ho, mahirap magbigay sa iba, o sa simbahan, o sa gawain, unless nabigay mo muna ang sarili mo sa Panginoon. Meron po akong gustong gamitin ng testimony, pero ako po magkikwento. 2 years ago, na nag-talk po ako sa prayer and fasting, sinama ko po yung tita ko para mag-testimony. Ito po yung tita ko, na Sunday school teacher natin sa St. Francis dati, na nagdala sa amin sa simbahan. Alam niyo ho, ibang klase ho talaga si Tita Lori nung nakilala niya ang Panginoon. Alam niyo ho kung bakit? Nung nakilala niya ang Panginoon, talagang nagbago ang buhay niya, talagang binabagi niya mabuting balita sa mga kamag-anakan, and at the same time, nag-i-invest siya sa amin nung mga bata pa kami. Isipin niyo to, every Sunday, dadalihin niya kami sa St. Francis. Ewan ko kung naabutan nyo to. Malamang, baka iba sa inyo, mayroon pa tayong fountain sa gitna. Sunday school po kami noon. Kami magkakapatid. Dinadala kami ng tita ko. Dati med rep siya eh. Maganda kita. Naka-FX kami. Pagkatapos mag-Sunday school, kakain sa Mega Mall. Every Sunday ganon. Nag-negosyo, nag-restaurant. Ganon pa rin. Pero nung nawala yung negosyo niya, nawalan siya ng trabaho, jeep na kami. Papuntang St. Francis. Bababa kami sa Caltex ng Julia Vargas, kasi crossing ilalim yung sasakyan namin, at maglalakad kami hanggang doon sa St. Francis. Pag lunch time na, meron, baka nakita nyo na kami nung mga nakaraan. Kami po yung nasa food court ng Mega Mall na may kaldero sa gitna. At may mga paper plate. Pero chinatsagahan niya kami. Pag walang-wala ng pera yung tita ko, at ang merienda na lang, igagather niya kami every Sunday at magsa-Sunday school kami sa bahay ng lola ko. Puppet show, storytelling. May mga kanta kami na kinakanta dito. Kakantahin namin doon. At bibili kami ng Spanish bread o kaya monay sa alas 3 ng hapon na may buttercup na mantigilya. Sarap, di ba? Nag-abroad yung tita ko. Alam niyo, sabi ng tita ko sa amin, nagpunta siya sa Amerika, ituloy niyo yung pag-attend ng CCF.
pag-aaralin ko kayo ng high school. Isipin niyo yun. Bakit siya ganong gumasta? Bakit? Ang requirement namin hindi grades. Ang requirement namin umaten ng CCF. Hanggang sa nakagraduate kami. Nakilala namin ang Panginoon. Nagamit nung college para sa ministry. And eventually, yung ginawa niyang investment sa amin, ito po yung mga kapatid ko. Ako ho yung panganay, ito po yung sumunod. Pero ako ho, nag-full-time si Jessa tsaka si Carl. Napangasawa niya ho si Jael, isa pang campus missionary natin. And yung investment na ginawa ng tita ko by blessing others, it was very clear to us. Kasi na-experience namin yung grasya ng Panginoon. Susundan niyo ho ba? Naranasan namin na pinagpapala tayo para maging pagpapala ng iba. Hindi ko kikwento kung paano sa akin. Pero gusto ko marinig yung mga story ng mga kapatid ko. For example, si Katrina, saka ito yung bayaw ko si V. Si Katrina, hindi siya nag-full-time. Pagka-graduate niya, nag-work siya. Pero ever since, supporter siya ng mga campus missionary. At hindi po yung mga kapatid niya. Makinisip niyo kami sinusuportahan niya. Hindi. Kinikwento ko ito para makita niyo kung gaano ko kami sa grasya ng Panginoon. Inayaan niya makita ko kung paano siya kumilos sa mga kapatid ko. Tiyanong ko kahapon yung kapatid ko eh. By God's grace ho ito, ilan ang sinusuportahan mong campus missionary? 7. Meron ho siyang small business na pinanganak. Chicken wings. Hindi ko ho ipopromote. Baka humingi pa kayo ng discount. Pero, isipin nyo, saktuhan lang talaga. Pero, dahil naintindihan niya na pinagpala siya ng Diyos, lumago yung negosyo. Nagsimula, 500 pesos lang eh. Napagtripan niya lang, magluto ng chicken wings. Blessed ng Panginoon. Pero because of that, di ba nag-pandemic, yung chicken wings na yun, ginagamit niya rin kapag ka may makakakilala o kamag-anak na na-COVID. So, supportahan niya. Pinapadala niya ng chicken wings. Yung iba, nagre-request pa ng flavor kahit walang panlasa. Pwede ba isang salted egg tsaka hickory? Biro lang. First fruit eh. Diba pag inisip mo, pwede naman niya gawin yung ano eh. Yung padala ka ng noodles. Hindi yung masama yung noodles. Padala ka ano, ng sardinas. Eh yun sa kanya, first fruit yun eh. Now, dahil ba nagbibigay siya sa mga kamposisyonary, sa gawain, nag-iika po, hindi na ba siya nagkukulang? Pinagpaalam po ito sa kapatid ko. Alam niyo, nanganak yung kapatid ko last year. Nag-agaw buhay. Tapos, yung bill ng kapatid ko, sobra-sobra, times 3 dun sa pinaghandaan nila. Wala ho silang pera. Pambayad, pambuno. Pero ho, sinagot ng Diyos. Sinagot ho ng Diyos. Now, bakit ko ito sinasabi? Kasi totoo ho eh, na pag nagtiwala ka sa Diyos, pagpapala na tunay ang mararanasan mo. Yung sumunod sa akin si Jessa, campus missionary ho natin, dito ho siya sa Elevate, may naka-assign. Because naintindihan niya yung pagpapala, ibinigay niya sarili niya to go into full-time ministry. Ngayon meron siyang 6th gen, by God's grace, 6th gen disciples. Meron siyang 3 campuses na pinupuntahan sa Pasig. Ito yung network niya. At patuloy siyang ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon. Paano po siya nangyari yan? Paano nangyari? Paano niya kilala si Lord? Yung tita ko kasi, nag-invest. Nasusundan niyo ba yung story? Yung bunso kong kapatid, si Carl tsaka si Jael. Ganun din, full-time worker. Pero ang gusto kong i-stress out dito, yung story nung kay Jael. Kasi yung tita ko, kung narinig yung dating testimony niya, inalaw ng Diyos na ma-reach namin yung mga kamag-anak namin eh. At nakikita yun ni Jael dati. At dumating sa point ng buhay niya na, Lord, binigay ko ang buhay ko sa iyo as campus missionary. Isa sa mga prayer niya, Lord, pwede ba yung pamilya ko din madala ko sa iyo? And after 2 years, eto ho yung family niya na dala niya na sa Panginoon. Kasama po natin ngayon. Kaya nga ho yung issue nung pagtitiwala sa Diyos, kayo yan eh. At alam nyo, isa sa mga blessing na nami-miss out ninyo, pag hindi nyo pinagkakatiwalaan ng Diyos
Especially sa aspeto na pagbibigay. Nami-miss out niyo yung mga opportunity na pinapadaan sa inyo ng Diyos, yung mga ganyang storya. Hindi para maging mayabang kayo. Pero maranasan niyo na, iba yung nagkwento ko eh, na nanggaling talaga sa iyo eh, kesa sa narinig mo lang eh. Tama ho ba? Iba yung nararanasan mo pagkilos ng Diyos. Personal ng buhay mo. And I believe the reason why she was able to do that, talagang Diyos niya ang Diyos. Ganda na sabi ni Raven Hill, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kung hindi mo kayang masunod ng Panginoon sa aspeto ng pagbibigay, diba? Subukan natin tanong, Lord, Panginoon ba talaga kita? Panginoon ba talaga kita? Giving the best use of money. Sabihin nyo lang sa katabi nyo, giving the best use of money. So yung action ulit, patapos na tayo. 1, 2, 3, go. Giving honors the Lord, blesses others, and reaps reward. Tingnan nyo ko yung mga pangako. Kung meron kayong Bible, maganda markahan nyo to. Sabi sa Luke 6:38, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. May kanta nga niyan, di ba? For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Ano pa yung pangalawang pangako? Malachi 3:11-12, then I will rebuke the devourer for you so that it will not be destroyed, so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field cast its grapes, says the Lord. All the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. And this is true. I don't know about you, but when you do your research online, you ask your brothers and sisters in faith, ako, same lang. Whenever I survey yung mga tao na talagang pinagpapala, buo ang tiwala sa Diyos, lalo sa aspeto ng pagbibigay. Kasi nararanasan nila yung proteksyon ng Panginoon, yung presensya ng Diyos sa buhay nila. Corinthians 9:6-7, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. That's the principle. Kung anong ibibigay mo, yun ang measurement ng Diyos ng pagpapala. Sabi, yun ang prinsipyo eh. Now, maybe for some of you, di ba? Eh, Brother Julius, hindi naman ako nagtatights, pero sobrang blessed ko ngayon. Tingnan natin. Oh, magandang itanong, ano bang definition mo ng blessed? Kasi ngayon ko lang naisip yung tanong na yun eh. Baka nga mayroong nagtatanong nun, di ba? Pero, di ba, the mere fact na maisip mo yun, na proud ka pa, I'm sorry kapatid, hindi yan kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ganda ng mga pangako ng Diyos eh. Sana wag mo ma-waste out. You may have an abundance for every good deed. Ang ganda. Kapag ka inisip mo, no? Ano nga ba talaga yung tunay na blessing sa isang Kristiyano? Ang ganda nung kanta kanina eh. Yung Tagalog, yung sa'yo. Panginoon, ano ba bang pwede kong maibigay? Lahat sa'yo eh. Even my life. Sa'yo ito eh. Tama ho ba? Sa'yo ito eh. And you know, when I was finishing the message, si Julia, yung anak ko, mahilig siya magganti yung Daddy, yung hindi titigil. Daddy. May ginawa lang naman siya. O kaya gusto niya lang ayoko nang gawin. Baka magbabalerina na ako, pero inawat ako ng banal na spirito. Okay? Sagwa daw eh. Pero yung ganun, sayaw, kanta, etc. And then I just realized, yun yung totoong blessing para sa mga Kristiyano. Yung alam mo, na ang Diyos Ama mo nakatingin sa'yo at masaya siya. Uulitin ko, kung meron mang magandang blessing o pinakamagandang blessing bilang isang Kristiyano, yun yung alam mong nakatingin sa'yo ang Diyos Ama
at masaya siya. Grabe, no? Hindi naman connected sa giving, pero naalala ko lang yung Daniel chapter 3. Shadrach, Abednego. Yung tatlong kaibigan. Shadrach, Meshach, Abednego. Nung hindi sila sumamba, nakita niyo kung paano niya in-address si Nebuchadnezzar? Wala nang king. Sabi niya, oh, Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sumagot sa'yo patungkol sa ganitong bagay dahil alam namin ililigtas kami ng Diyos sa iyong mga kamay. Pero, gusto ko lang malaman mo, Nebuchadnezzar, hindi man ako iligtas ng Diyos namin dito, hindi magbabagong desisyon namin. And I think kaya mo lang pagkatiwalaan ng Diyos sa lahat, buhay at pitaka, pagka naintindihan mo talaga yung mabuting balita. Doon lang yun eh. Ano yung mabuting balita? Ang mabuting balita, ang Diyos po ay banal. Makapangyarihan sa lahat. At dahil banal at mapagmahal ang Diyos, nilikha niya tayo bilang kawangis niya. Isip mo yun? Laki ng value natin sa mata ng Diyos, no? Pero dahil tayo po ay nagkasala, napalayo tayo sa presensya ng Diyos. At dahil banal ng Diyos, sabi nga ni Richard Baxter dun sa Watch Your... Ang ganda pong libro nun, Watch Your Walk. Basahin nyo, baka makakita kayo online o sa mga books eh. Sin is enmity to God. Sin is enmity. Because He is holy, hindi ka pwede makalapit sa Kanya eh. Kahit na mag-ikapu ka pa, hindi ka pwede makalapit sa banal na Diyos. Kasi ang Diyos ay Diyos. Alam niyo kung saan tayo papunta? Yung walang hanggang pagkakalayo sa Diyos. Yun yung talagang malungkot eh. Mas malungkot sa impyerno yun. Wala ka sa Diyos eh. Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sabi sa John 3:16, na binigay niya ang bugtong na anak. At kung sino man maniniwala, hindi magdurusa at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kayang ibigay ang lahat ng meron ka unless tanggapin mo ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos para sa lahat ng maniniwala. Doon mag-uumpisa yung giving. Sana mag-decide ka na bago mo ibigay ang pitaka mo sa Diyos, bigay mo muna yung pananampalataya mo sa Kanya. Doon magiging madali ang lahat. Giving, sabihin po natin, giving honors God, blesses others, reaps reward. Nalangin po tayo. O Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dahil ikaw ay tunay na tapat. And salamat, Panginoon, dahil tunay na ni minsan hindi ka nagkulang. Patawarin po kami sa mga pagkakataon na nasisilaw ho kami ng salapit at nahihirapan kami magtiwala sa iyo. Pero Panginoon, salamat sa pagmamahal mo na inalaw mo kaming marinig ang mensahe mo ngayong hapon. So banal na Espiritu, nakikiusap po kami at nagpapakumbaba sa iyo. Kumilos po kayo sa aming buhay. At kayo ang patuloy na maghari sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng kakayanan na patuloy na magtiwala sa iyo sa perfect na kalooban mo at perfect na plano mo sa amin. O Panginoong Diyos, dinadalangin ko po ang mga kapatid ko nagtitiwala. Patuloy mo silang iset apart, Panginoon, sa grupo. Patuloy mong ipakita. Mas palayuin mo pa, Panginoon, ng pagkakaiba. Ang tao nagtitiwala sa iyo sa hindi. Sa gayon maging ilaw at asin sila at makita nila na ang pinagkakatiwalaan namin Diyos ay tunay na Diyos at tapat sa Kanyang salita. Muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.